Magandang araw po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at muli po tayong nagkakita po ngayon sa araw na ito. At isang pribilehyo na makapagbahagi muli sa inyo ng salita ng Diyos. Salamat din sa pribilehyo na binigay ng ating mga pastor para tayo ay makapagbahagi. Sabi po ng Hebrews 9 verse 22, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission." Today, ang ating pong topic is about the powerful blood of Christ o ang makapangyarihang dugo ni Kristo. Pero bago po yun, alam nyo ba na ang dugo ay importante sa ating katawan? Alam nyo ba na ang dugo ay makapangyarihan? Bakit po makapangyarihan? Sabi nga ng kasabihan, blood is the source of life. Without it, kung walang dugo na nagdumadaloy sa ating mga ugat, mamamatay po ang isang tao. Katunayan, ang Biblia mismo ang nagpapatunay sa Leviticus chapter 17 verse 11. Sabi doon, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that make it an atonement for the soul." Alam mo ba na sa pamamagitan ng ating mga dugo ay dito po na i-examine o natitest ang ating pong kondisyon sa ating pangatawan. Dito po natitest ang liver, ang kidney, ang heart at even yung thyroid natin. At dito po sa extraction ng blood sampling ay nagre-reveal ng iba't ibang diseases o kondisyon ng ating katawan. Maaring ito ay cancer, diabetes, anemia o mga heart diseases. Bago po ito nakutuklasan ng mga ng ating pong siyensya, ay ang Biblia na mismo nagsasabi na "for the life of the flesh is in the blood." Alam niyo ba na ang dugo ni Kristo way back 2,000 years ago, nung ito ay dumanak sa krus ng Kalbaryo, ay meron po itong kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang meron sa dugo ni Kristo? What power does the blood of Christ have? Una, ang sabi po ng Biblia, the power to cleanse us from all our sins. Sabi ng 1 John 1:7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." May kapangyarihan ang dugo ni Kristo na maglinis sa lahat ng ating kasalanan. No matter gaano kalaki, gaano kabigat ng ating kasalanan, ay kayang linisin ito. Number two, the power to redeem us from all our sins. May kapangyarihan itong tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ng Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Ang paggawa po ng mabuti o pagiging mabuting tao, ang kabutihan, ang kabanalan, ang relihiyon ay hindi po tayo kayang tubusin ng ating mga kasalanan. Katunayan ang sabi ng 1 Peter 1:18 to 19. "For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Hindi rin po tayo kayang tubusin o hindi tayo tinubos ng ginto o pilak, kundi by the precious blood of Jesus Christ. Pangatlo, ang sabi po ng Biblia, the power to justify us from all our sins. May kapangyarihan itong tayo ipawalang sala. May kapangyarihan itong i-declare tayo na not guilty sa harapan ng Diyos. Sabi ng Romans 5 verse 8 and 9, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him." Ang banal na dugo ni Kristo ay may kapangyarihang magpawalang sala sa isang taong makasalanan na katulad mo't katulad ko. At pang-apat po, the power to forgive us from all our sins. Ang sabi ng Ephesians 1:7, "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace." Ito po ay may kapangyarihan na patawarin tayo from our past sins, ang ating present sins, and even our future sins. Ganun po kakapangyarihan ang dugo ni Kristo. At panglima,
ito po ay may kapangyarihan na magbibigay ng buhay na walang hanggan. The power to give eternal life. Ang sabi ng Hebrews 9:15, "And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance." Mga kaibigan, lahat po tayo ay makasalanan at lahat ng tao ay hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay may patutunguhang kapahamakan sa impyerno. Pero kung nais mong maligtas, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At magsisi ka na ikaw ay makasalanan at ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihang magpatawad, may kapangyarihang tumubos, may kapangyarihang ikaw ay ipawalang sala, may kapangyarihang magpatawad. At higit sa lahat, may kapangyarihan ito na ikaw ay bigyan ng walang hanggang buhay. It's good to know na meron pong na-develop ngayon na ng mga dalawang no, malalaking drug makers na ang efficacy rate nito ay umaabot ng 94 to 95% ng efficacy rate ng vaccine ng COVID-19. At nakakamangha sapagkat natuklasan nila ito at nakakatulong to sa kalusugan natin. Pero mga kaibigan, ang efficacy nito kahit pa ay ma-meet pa natin ang 100%, ay ito po ay pang temporal lamang. Don't get me wrong, lahat tayo ay maging safe man o hindi man tayo mamatay sa sakit ng COVID-19 dahil natulungan tayo nitong na gamot na ito. Pero whether you agree me or not, lahat naman tayo mamamatay. At ang nakakalungkot dahil makasalanan tayo, tayo ay mapapahamak sa impyerno. Pero may efficacy ang banal na dugo ni Kristo. At higit pa roon, hindi mo kaya siyang i-compare sa isang rate na 100%, higit pa roon, sapagkat ang offer ng blood ni Christ ay eternal life. Kakaibigan, nais mo bang maligtas? Kung nais mong maligtas, may kapangyarihan ng dugo ni Kristo na maligtas sa iyo. I can guide you sa isang prayer, but sad to say, this prayer cannot save you. Ang mga pagliligtas sa iyo, kung genuine kang mag-repent o magsisi, at kung genuine kang sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon mo at bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung nais mong maligtas, pwede tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Naunawaan ko na ako ay isang makasalanan. At bilang makasalanan, ako ay may kapahamakan sa impyerno. Subalit naunawaan ko na ang dugo mo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ay may kapangyarihang magpatawad, may kapangyarihang maglinis, may kapangyarihang magpawalang sala sa aking kasalanan, may kapangyarihang ito ay tumubos, at higit sa lahat, may kapangyarihang magbigay ng walang hanggang buhay. Salamat po mula sa Biblia na unawaan ko ito. At sa oras ding ito ay ako'y nagsisisi at tinatanggap kita, Kristo, na walang pag-alinlangan sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. At aki pong i-claim ang inyong mga pangako mula sa Biblia. In Jesus' name I pray. Amen. Mga kaibigan, nababasa ng Diyos ang laman ng iyong puso. Kung tunay kang sumampalataya sa Kanya, ang pangako niya ay walang hanggang buhay. May kapangyarihan itong magpatawad sa iyo, ang dugo ni Kristo. Magpatawad, maglinis, mapawalang sala ka, at ikaw ay mabigyan ng walang hanggang buhay. Muli, salamat sa inyong pakikinig at sa susunod na pagkataon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.